Hey guys, Gio here, Jebel Koi Center. Ngayong araw, tugon na natin ang request ni Jin, Bro Gino Gumiton, kung paano magawa ng jumbo line strain ng goldfish. So without further ado, let's go. Photo source, nationalgeographic.org. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. So ito na guys, ang gagawin nating sample itong Oranda goldfish fry natin na nasa 2 months. Ito sila guys, mga magkakapatid lang ito sila. So na, kung mapapansin nyo, iba't iba ang kanilang sizes. Mayroong medium at saka mayroong maliliit. Saka pinapansin nyo yung dalawa, ang mga lamalalaki. So yung mga genes ng dalawa na yan ay mga jumbo type yan, jumbo, mga malalaki ang ano yan, ang characteristics niya sa ano, genes nila. So yung dalawa guys, kukunin yung yan, isi-separate nyo yan, ang gagawin ninyo breeders. At ito din ang gagawin nyo sa ano, kukuha din kayo ng mga ganito guys, yung mga malalaki na ano, mga fry na maging gagawin ninyong potential breeder sa iba ninyong breeders para hindi sila mag interbreed. So ganito ang gagawin nyo, mag-iipon kayo ng mga breeders, mga potential jumbo breeders sa iba't iba ninyong mga breeders, at yun ay i-crossbreed ninyo sila para hindi siya mag-interbreed. So ang offspring nila guys, kasi di ba mga jumbo na sila, so yung mga traits nila, yung genetic traits nila ay mga malalaki, mga jumbo type. So pag binibreed ninyo yun, ang offspring ng mga jumbo na ito ay medyo marami ng lalabas na mga jumbo. So yung mga anak nila nito, itong dalawa, iba ang mga anak nila, nag-carry na ng genetic traits nila ng mga malalaki, mga jumbo type. Yung mga offspring, yun ang i-breed na naman ninyo para magkaroon, magkaanak sila, magkaroon na kayo ng ano, mas malalaki na results ng mga jumbo type, hanggang maging stable lang strain ninyo na ano, mga jumbo type. So ganun lang guys, gather lang kayo ng mga malalaki, yung mga unang lumalaki na goldfish sa batch ninyo ngayon ganito. I'm sure yung mga breeders dyan, nakita niyo ito na mayroong malakas malakas na tumutubo at malaki siya. Yan ay genes niyan ang kinikiri, mga malaki din. So pag yan ang binibreed ninyo, yung offspring nila, madami na ang malalaki. So kinakakal, isi-separate nyo yung maliliit, yung mamalaki, yun na din ang ano, ipunin nyo at ibibreed nyo hanggang magkaroon ganang stable na strain ng jumbo line. Ganun lang guys ang ano, kung gusto nyo magkaroon ng jumbo line, piliin lang nyo ang mga malalaki na ano, offspring ng mga breed nyo, at yun ay gagawin ninyong breeders. At saka yung mga anak nila, kukunin din ninyo yung mga malaki at separate yun na din ang gagawin ninyong breeders para meron na kayong stable line ng mga jumbo type goldfish. Yan lang ang process guys para makaroon kayo ng inyong own jumbo line goldfish. Sa ano lang guys, sa selection lang yan, sakaling piliin lang nyo lang ang mga ano, malalaki at i-breed nyo, i-crossbreed nyo hanggang magkaroon kayo ng stable line. I hope na naintindihan nyo guys. Kung meron ka na yung tanong guys, comment lang down below guys. Same lang din ito na process ng goldfish guys. Yung mga malalaki, mga jumbo types,
isiparit nyo, gawin yung breeders in the future, saka yung mga anak na mga breeders ninyo na mga jumbo, yung mga anak nila, kakalin nyo, isiparit nyo yung mga jumbo hanggang magkaroon kayo ng mga jumbo lines. So, it takes years, guys, na magkaroon ng mga jumbo lines. Yeah, yan ang ano, intindihin nyo bakit mahal, medyo mahal yung mga jumbo. Kasi ilang taon din ng mga breeders na ginagawa yan, guys. So, hope natin intindihan nyo. Pag wala kayo, hindi kayo na, meron kayong hindi naintindihan, comment down below, guys. At kung sino din yung magpa-shoutout on my next videos, comment down below. Sino yung gustong mag-request ng videos na gagawin ko, comment down below. And please support my channel, guys, para makabili na ako ng ano, license ng Filmora para matanggal na yung annoying na Filmora logo below. So, share nyo sa mga fishkeeper friends natin, guys, para maalam din na nila kung paano magawa ng jumbo type, jumbo line goldfish or koi fish. Okay, stay at home, guys. Bye for now.